Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, present na naman po si Main Paul Carson sa 8 Bulaga. Ito yung sinasabi natin na wala po talaga silang kaalam-alam kung darating nga po ba o hindi si Main Paul Carson. Mga Kaldab, hindi po katulad ng dati na kapag ka nasa APT si Mengay, madali na pong nalalaman. Maaga pa lang, may mga bonding moment na nag-aabang kung present nga po ba, kung live nga po ba ang 8 Bulaga. Pero ngayon, hindi na nga po daw nakakasiguro kung live o tape etong 8 Bulaga, di po ba? Ang laki na nga po raw ng pinagbago, medyo bumababa na nga po raw yung sinasabi ng ratings, at talagang nag-aalisan ng advertiser. Ngayon, naniniwala na po sila. Ngayon, alam naman po nila yung katotohanan. Dati-rate, binabash po tayo, sinasabing, kumbaga, ganito-ganyan, mataas pa rin ang ratings, fake news ka lang, Mr. Destiny, dahil sabi nga nila, habang may 8 Bulaga, habang may bata, may 8 Bulaga. Wala naman po problema ron, mga Kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, ang 8 Bulaga, hindi naman po yan mawawala. Although yung mga host po nila, mawawala. Pero, ang tanong, magkiklik pa po ba yan? Kapag halimbawang matatanda na sina Henyo Master Joey De Leon, si Bossing Big Soto, si Tito Sen, at wala na rin po sa posisyon si Mr. Tobiera, ano na mangyayari? Yan ang sinasabi natin. Sino na nga po ba yung magmamana? Sino na nga po ba yung kumbaga tututok pa? Di po ba? Yan po yung pagbagsak totally, mga Kaldab. Nakita nyo naman po yung mga bigating endorsement, wala na po. Di po ba? Kaya nga sinasabi natin na bumaba yung ratings, kaya lang sinasabi nila na fake news daw po, imposible nga daw po bumagsak. Okay lang, wala naman pong problema eh. Basta kung ano lang yung latest, ano lang yung update, yun lang naman po yung ibabato natin. Bukod dun, wala na po, di po ba? Tapos sasabihin nila tayo yung fake news. Nako, fake news kayo, Mr. Destiny. Puro walang ano yung sinasabi nyo, hindi totoo yan. Okay lang naman po, mga Kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na mahirap pong ipaliwanag. Mahirap pong magkomento. Basta kung ano lang yung trending, ano lang yung latest, yun lang naman po yung ibabato natin. Di po ba? Sabi ko nga, kung lagi kayo nakatutok sa channel natin, updated kayo 101%. Lalo na nga po, pagdating po sa real life couple, lalo na kila Mengay at kay Tisoy. Ngayon, ang daming update ni Mengay. Hanggang linggo yan, mga Kaldab. Mapapanood nyo yan, makikita nyo yan sa social media. Yan po yung isa sa rason kung bakit po masayang-masaya yung mga main fanatics. At syempre, ang mga armin, dahil naandyan nga po si Mengay sa 8 Bulaga. Marami sila makukuhang update. Kumbaga, panay-post po sila. Kasi kapag wala po, nga po sila eh. Real talk, mga Kaldab, nga po naman talaga sila. Katulad kahapon, wala po silang ka-update-update, tapos nagkaroon pa ng issue. Di po ba? Hindi kinaya ng admin yung mga nagko-comment, yung mga nagsasabi. Eh, totoo naman po. Ayun, dinilit. Kumbaga, pinatanggal yung post. Alam nyo na, di po ba? Alam nyo na kung sino po yung totoong bitter. Alam nyo na kung sino yung totoong nagsasabi ng mga fake news. Di po ba? At least tayo, okay lang, hindi natin yan ramdam dahil hindi naman po tayo totally nanonood ng mga bagay-bagay na 8 Bulaga tapos daddy's girls. Sila po talaga yung apektado, kaya nga po sa takot nila, binura na lang kasi umaaho ng mga comment eh. Di po ba na si Mengay, alternate na lang, bukas nandyan, bukas wala, sa makalawa andyan, sa makalawa wala rin, di po ba, bukas. Yung tipong magulo na yung mga ano, hindi po ba, wala nang pambayad ang APT, nalulugi na sila, hindi na nila kaya yung mga talent fee, kaya ginagawa nila alternate na lang, tapos magigas si Laruro, magigas si Bianca, yung tipong malaki po talaga yung pinagbago na mapaghahalata mo na kulang na po talaga yung budget nila. Hindi po ba, real talk, mahal dab, sabi ko nga po sa inyo, wala pong nabuong linggo o
araw si Main Paul Kerson, Monday to Saturday. Wala pong nabuo. Simula pa po yan nung nakaraang taon. Kaya marami pong komento na talagang mapapaisip ka. Kaya nga po sa dami ng sunod-sunod na mga comment, hindi na po nila kinaya, binura na. Ito yung sinasabi ko mga ka-Aldab na tayo hindi po natin yung ginagawa. Di po ba? Real talk to. Ngayon may update po sila. Mamaya-maya po mga ka-Aldab eh. Kay Richard Polkerson naman po tayo tututok. Kumbaga sa kanya naman po tayo magbibigay ng update. Ngayon si Mengay present po sa Itbulaga. May kanya-kanya na naman pong pananaw at opinyon na ilalabas na naman po. Baka may magulat na naman po kayo na may ganitong lumabas. Nako Mr. Destiny, mag-move on na kayo. May latest na namang nilabas, natuloy na yung kasalan, nasa preparation na nga po raw si Mengay, pumupunta na nga po raw ng simbahan para magpa-interview, kung ano yung mga gagawin, kung ano yung mga, kumbaga ganito ganyan, di po ba, tapos yung isusuot na gown, inaayos na, di po ba, sinasabi ko lang, baka kasi may magtaka, may mag-comment po na ganito ganyan. Po ba? Basta sa akin lang, kung ano lang yung latest, ano lang yung trending, yun lang naman po yung ibabalita natin. Bukod dun, wala na po, di po ba? Kaya nga po, mas marami tumatangkilik sa channel natin, mas maraming bumibisita dahil updated po tayo. Kahit kita nyo naman po, kahit yung mga basher, talagang gigil na gigil po sa atin. Tapos sasabihin tayo, mag-move on na kayo, Mr. Destiny, isa ka pa. Mr. Paasa ka, tapos papakita ka ng throwback video, talagang nagpapakilig, hindi nila alam. Matagal na yan, 2016 pa yan, 2017 pa yan. Dapat mag-move on na kayo, 2023 na. Yan po yung lagi nilang sinasabi. Yan lang naman po yung kaya nilang ibasag sa akin eh. Yan lang naman po yung kaya nilang ibanat kapag yung mga komento medyo malalim na. Yung tipong nakita si Mengay, si Alden, walang ganap si Mengay, walang ganap si Alden, weeksary ng dalawa, anniversary ng dalawa, wala po silang pambasag doon. Kasi wala naman po talaga sila eh. Di po ba? Ibig sabihin walang sila, wala naman po Mengay at Mr. Spotted. Gawa-gawa lang po yan ang sarswela. Kasi kung meron po, di dapat update, dapat ang dami nila mga posts. Di po ba? Sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, nagkalat yon. Eh wala eh. Ibig sabihin lang niya mga ka-Aldab, alam niyo na, di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest po natin video na ilalabas. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ha, ang mga video po natin sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.